Okay. Ayan, kung mapapansin nyo, maingay pa rin siya, di ba? So, hello everyone, Sowintik Vlog here and welcome back sa ating channel. And today's video guys, mag-share tayo ng panibagong tips about sa ating high-speed sewing machine. So, ito kasing high-speed sewing machine na to na nagbigla na lang uminga yung upper part niya, itong head niya, yung pagtakbo niya, no? Halimbawa ito. So, hindi ganun dapat yung ingay ng ating sewing machine. So, kung naririnig nyo, para siyang lumalagutok, di ba? Ayan, sobrang ingay niya. So, yung mga i-check natin, ano-ano nga ba yung mga i-check natin? Una, check natin kung yung ngipin ba ay tumatama dun sa plate. So, hindi naman. And check natin na pangalawa, galawin natin yung feed dog kung tumatama ba, ay kung gumagalaw ba. So, hindi naman. So, may iba't ibang kasing klase na pinagmumulan ng ingay, na pwedeng pagmulan ng ingay ng ating mga sewing machine. So, yun na nga yung una. Kapag maluwag yung ngipin, no? Or tumatama yung ngipin sa ating needle plate. So, ngayon, check natin, hindi naman siya tumatama. And, hindi naman maluwag yung feed dog niya. So, tsaka malalaman naman natin kung merong mga nag-loose na tornilyo sa ating high speed dito sa upper part na to. Kasi yung maririnig nating ingay is magkakaroon siya ng ekstrang kalansing. Oh. Kumbaga, kumakalansing. So, ngayon, ito naman, wala naman. Pero yung tunog niya is parang lumalagutok. So, ano nga ba yung pwede natin gawin? Or ano nga ba yung pwedeng dahilan niya? So, ngayon, chinek ko, isa sa pwedeng maging dahilan niya is yung oil. Kasi, sa pag-check ko dito, habang pinapatakbo ko siya, napansin ko na hindi nagpa-pump yung kanyang oil, no? Sa oil viewer dito sa taas ng ating high-speed sewing machine. Hindi siya nagpa-pump. So, probably yun yung pinaka-posibleng dahilan. Hindi nakakapag-rotate yung kanyang oil dito. Hindi nakakarating yung kanyang oil dito sa part na to. So, mayroon dalawang posibleng dahilan. Una, sira na yung pump, no? Sira na yung pump kaya hindi siya makapag-pump ng oil. Or pangalawa is wala nang langis, as in mababa na yung level ng langis kaya hindi na siya may pump ng oil pumper natin, no? So ngayon, check natin yung ilalim ng sewing machine kung alin sa dalawa, no? Una, hindi gumagana yung pump. Pangalawa is mababa na yung oil level niya. So, tara, check muna natin. Okay, lagyan lang natin ng ilaw. Okay. So, ayan. So, ayan, kung mapapansin natin, sobrang baba na pala ng oil level niya, no? So, sobrang nandito na yung oil niya. So, kung hindi nyo masyado mapansin, malinaw kasi. So, ayan, sobrang baba hanggang dito lang yung oil niya. So, probably, ito lang yung pwedeng maging dahilan niya kung bakit ganun siya kaingay. So, ang gagawin lang natin pagka ganito, is lalagyan natin ng oil, no, dadagdagan natin ng oil hanggang umabot dito sa pinaka sa low area or dun sa high area. And then patakbuhin natin ng mga 5 seconds ng tuloy-tuloy. Titingnan natin ngayon, i-check natin kung magbabago ba yung tunog, no, ng ating sewing machine. So, kuha lang tayo ng oil. So, ayan, lagyan natin ng oil ang ating sewing machine. So, sa mga nagtatanong pala, white oil lang po yung ginagamit namin.
Ayan. Lagayin lang natin sa low. So, may kanya-kanyang level. May dalawang level kasi dito. Ito yung low. Ito naman yung high. So, pwede rin natin dagdagan pa ng konti. Yan. So, pagka kami, ako kasi, pag naglalagay, hindi ko masyadong pinapaabot dun sa high. No? So, yan. Ngayon, iti-check natin. Papatakbuhin natin siya. Titingnan natin kung magbabago yung tunog. Hindi ko na siya ikakat, no? Okay. Tanggalin lang natin yung... Babin muna. Tanggalin natin yung thread. Oops. Ayan, tatakboy natin. Hat lang natin ng put. Okay. Ayan, kung mapapansin nyo, maingay pa rin siya, di ba? So, try natin patakbuhin pa ng tuloy-tuloy kung magbabago ba siya. So, ayan. So, wait lang. Papakita ko sa inyo yung kanyang oil viewer na nagpapump na ngayon yung kanyang oil. Iko. Oops. Ayan, kung napapansin nyo, nagpa-pump na siya, no? Oops. Try natin kung bago. So, ngayon, nagpa-pump na yung oil natin. Ibig sabihin, makakarating na dito yung kanyang oil. Ang gagawin natin ngayon, di ba, narinig nyo naman, di pa nagbabago, no? Papatakbuhin pa natin siya ng mga 1 minute. So, tingnan natin kung may pagbabago bang mangyayari. So, ayan. So, kung napansin nyo, nag-iba na yung tunog niya compared doon sa kanina. No? Lalo na nung may tela pa siya. Ngayon, try natin tahiin kung yan na ba talaga yung tunog niya or babalik dun sa una ng tunog kanina. Okay. Tingnan natin ang tela. So, ayan. Kung napansin nyo, medyo nagbago na siya, no? So, yan yung tunog kapag ka nakapag-rotate ng maayos yung ating oil, no? Sa ating high-speed sewing machine. So, kung napansin nyo, no, hindi na siya ganun kalakas yung ingay niya, no? Yung tunog niya, hindi na siya mukhang lumalago to. Kasi kanina, nung pinatakbo natin, parang lumalago to. Ngayon, hindi na. So, nawala na yun. Tsaka medyo pumino na yung kanyang tunog. Diba? So, ganun lang guys. Kapag narinig nyo na or na naramdaman nyo na biglang umingay, no? Yung pagpapatakbo nyo ng sewing machine. So, dalawa lang yung pwede nyo maging possible na dahilan. Una is hindi nagpapump yung oil kasi hindi naka-rotation. So, pangalawa is mababa yung oil level. So, yun na nga guys, no? Ang naging problema lang ng sewing machine natin kung bakit nag-ingay siya ng ganung kaingay, yung pagpapatakbo ng sewing machine is wala na sa oil level niya yung kanyang oil. Kaya hindi na maipump ng ating pumper, hindi na makapag-rotate sa buong system ng ating head yung kanyang oil. Kaya ganun siya kaingay pag pinapatakbo. Ngayon, nakapag-rotate na siya, so bumalik na ulit siya sa dati niyang tunog, oh, no? Wala na yung parang lumalago to. So,
Sa susunod na video, talakayin naman natin kung paano natin mapapagana yung oil pumper kapag puno naman siya ng langis pero hindi naman siya nagpapump. So, itry natin yun. And thank you for watching.